CSI, Celebrity Style Inspiration. Ganun din sa lahat ng nanonood sa atin sa buong mundo. This is the Manila Times Entertainment and Lifestyle Pages Come to Life on the Manila Times TV. Ako po si Tessa Mauricio-Arriola, Entertainment and Lifestyle Editor of the premier broadsheet of the Philippines, the Manila Times. And this is CSI, Celebrity, Style, and Inspiration. If you follow our issues on the latest showbiz news and hottest lifestyle trends, this show is definitely for you. Para sa talakayan, puntahan, balitaan at katuwaan week after week. Makakasama natin ang masisipag na reporters at writers ng The Manila Times Entertainment and Lifestyle Team na sina Arlo Custodio, Christina Alfad at Isa Iglesias. So let's get started para sa mga balitang certified CSI. Called CSI because actually this is the tagline, no, of one of the pages, one of the sections that I put together as editor for the Manila Times, ang Sunday Times Magazine. But basically, halo yan ng entertainment at lifestyle. And ang slogan namin ay Celebrity, Style, and Inspiration. So di ba kunyari, investigative lang, pero sa totoo lang, masaya, may konting intriga, at maraming style. Balita sa first episode ng CSI. Opisyal na ngang box office hit ang romantic drama movie na Hello Love Goodbye na pinagbibidahan nila Catherine Bernardo at Alden Richards. Ayon sa Star Cinema, noong nakaraang linggo lamang ay tumabo na ang pelikula ng more than 500 million pesos sa ticket sales. Patuloy pa itong nadaragdagan ngayong ika-apat nilang linggo sa mga sinihan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil sa kanilang commercial success, naging malaki ang potensyal nito sa movie industry para pagsamahin ang mga artista ng magkabilang TV networks. Isa rin itong paraan para mas lumaki ang interes ng mga Pilipinong manonood ng mga local films. Kaya naman, isa pang kaabang-abang na pagsasama ang magaganap sa pagitan ng dalawang malaking artista ng GMA Network and ABS-CBN. Ang kapartner ni Alden Richards sa tambalang Aldap na si Maine Mendoza ay ipapareha sa batikang aktor na si Carlo Aquino para sa pelikula ng Black Sheep Productions na isa pa with feelings na idedirect naman ni Prime Cruz. Kamusta naman kaya ang pagsasama ng dalawa sa pelikula? Pressured ba si Maine na pantayan ang success ng movie ni Alden at Catherine? Panoorin natin sa interview na ito ng aming CSI correspondent na si Isa Iglesias. I'm so excited to work with you. Ay, pareho din po. Excited din po ako na makatrabaho siya. Nagkakasama na rin po kami sa mga workshops ngayon at mas nakikilala na rin namin yung isa't isa. Nakakatuwa kasi mukhang magkakasundo kami. So feeling ko hindi kami magkakaroon ng hard time making this film. So, are you also looking forward to do more projects with the family actors? Because Alden said na parang he's also looking forward to do more projects naman. Sana po, kahit hindi naman kapamilya actors, kasi talaga kung sino mang mga actor and actress na pwede po makatrabaho. Kasi syempre, mas mabuti kung lumawak yung mundo natin dito at mas marami tayong magawa. You are allowed kasi dun siya sa binating mo sila for the success of the movie. Pero sa'yo ba may pressure ba na tumaas din yung mga kilitahin ng movie? Yung sabi po ni Carlo, honestly, wala. Tulad nga po na sinasabi ko kanina kasi hindi naman ako producer. So parang, ang concern ko lang talaga ay sana makagawa kami ng magandang pelikula. Parang yung quality pa rin talaga yung nagmamatter sa akin. Parang hindi ko naman ina-expect na magiging blockbuster yung film namin or anything. Pero gusto ko lang talaga na makadeliver kami ni Carlo at magustuhan ng tao yung nagawa na, magagawa. Message na lang sa fans nyo ni Carlo to promote naman the movie ni Carlo. Ayun, sana po, well, hindi ko pa kasi alam kung mga details sa pelikula lang. Pero sana kapag lumabas na, sana po supportahan at panoorin niyo. For the meantime, yung Hello Love Goodbye po muna ang panoorin nating lahat. Isa, may question ako para sa'yo. Do you think yung pagsasamang
Maine Mendoza and Carlo Aquino ay magpapakilig din sa mga moviegoers tulad ng nagawa ni Alden at ni Catherine. Sa tingin ko yun, Miss T, kasi napaka-successful nung naging movie ni Alden and Catherine, and parang bago sa mga manonood ngayon yung mapagsama yung mga malalaking artista sa magkabilang networks. And ngayon, napaka-interesting din kasi yung magiging movie ni Maine Mendoza and Carlo Aquino, kasi this time around, romantic comedy siya compared sa romantic drama ni Alden and Catherine. Pero ngayon, yung isa pa with feelings na magiging movie nila, na ngayon, sinushooting na po nilang dalawa ni Maine and Carlo Aquino. Pero balita ko, meron yatang kilig factor si Maine Mendoza kay Carlo. Ano to? Kilig factor kasi crush, childhood crush ni Maine Mendoza si Carlo Aquino. Sa tingin ko kasi, halos lahat naman ng millennials ngayon ay may childhood crush kay Carlo Aquino. Pati ikaw? Ako. Okay. The first time they met last year nung nag-premiere night yung movie ni Carlo Aquino with Bella Padilla, yung Meet Me in St. Gallen. Doon sila first time nakita, and nag-post nga si Maine Mendoza ng photo nila together ni Carlo Aquino na nagfa-fangirl daw siya. Actually, natatandaan ko nga yun. Mm-hmm. So, excited siya. Excited siya kasi hindi nila alam na a year after nung first time na mag-meet sila, magkakaroon pala sila ng movie together. Ayan. So, mga hashtags natin for this show. Hashtag Maine Mendoza. Hashtag Carlo Aquino. Pero yung hashtag Aldab, sa tingin mo ba? Because Maine and Alden are going their different directions sa paggawa ng mga pelikula. Mga fans nila worried, ito na ba ang end ng Aldab love team? Sinagot yan ni Maine Mendoza during the last press ko na napuntahan ko po. Inassure naman yung mga fans ng Aldab na hindi mawawala yung tambalan nila, kasi everyday naman sila nakikita, nagkakasama ni Alden sa Eat Bulaga. And ang gusto lang naman nilang dalawa is mag-grow sila kahit na magkahiwalay yung tambalan nila. Gusto nila mag-mature pa ang kanilang karera pagdating sa acting po. So kahit sino man yung makatambal nila on screen, ang gusto nila para maging successful pa yung kanilang acting prowess. Ayan. So abangan po natin ang pelikula, of course, ni Maine at ni Carlo Aquino. Ang title, Isa pa with feelings. Romantic comedy daw siya. Yes, before the end of the year. At tingnan natin kung mahihit din nila yung 500 million sa box. Mm-hmm. So, within 3 weeks lang yun. Yes. So, ongoing pa yung... So, sabi ni Maine, no pressure, pero I'm sure there's a little bit of pressure there. Pero, syempre, all for the better, para lalo nilang pagandahin ang pelikula nila. So, Iza, thank you very much for your report. I look forward to seeing you again next week. Coffee muna tayo! Thank you! The new era of Philippine TV has arrived, and we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. CSI. Celebrity. Style. Inspiration. CSI, at nandito pa rin po tayo sa newsroom ng Manila Times. Hi, Ron!
Sa Aldab fans at sa individual supporters nila Alden, Men at Catherine, nakakatuwa na meron o ring local box office hit at nagsasama ngayon ang mga artista ng magkabilang networks, signifying that working together means gaining much for all. Isa pang nakakatuwang balita, ang napaka-successful na Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na ginanap noong August 2 to 11, pero nag-nationwide showing ito from August 7 to 13. But due to public demand, na-extend ito hanggang August 15 sa Ayala Malls and Vista Mall Cinemas sa buong bansa. Sa ginanap na awards night noong nakaraang linggo, tinanghal na Best Actor ang baguhan na si Jansen magpusaw para sa kanyang makatotohanang pagganap bilang cyberbullied student na inakusahang nagnakaw ng iPad ng kanyang classmate. Ang pelikulang John Denver Trending, kung saan si Jansen ang nasa title role, ay siya rin hinirang na best film. Nanalo rin ang pelikula ni Arden Rod Condes ng Best Original Music Score, Best Editing, and Best Cinematography. It also received the NetPAC Award for Full-Length Feature. Best Actress was veteran acting coach Ruby Ruiz para sa role niya na isang mapagmahal na lola sa autistic niyang apo sa pelikulang Iska na obra ng certified box office director ng Star Cinema na si Ted Boborol. Nanalo rin ang Iska ng Best Screenplay at Best Sound Design. Bilang outgoing mayor na closet queen na mahilig sa mga batang lalaki, si Ricky Davao ang hinirang na Best Supporting Actor para sa pelikulang F-Boys, na ang direktor na si Eduardo Roy Jr. naman ang nanalong Best Director. Maluha-luha si Ricky pagkatanggap niya ng award dahil 15 years na siyang involved sa Cinemalaya as an actor, presenter, or sa iba-iba pang assignments. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng Balanghay Trophy. Hindi nakarating ang Best Supporting Actress na si Ella Cruz para sa pelikulang Edward at ang direktor nito na si Top Nazareno ang tumanggap ng award niya para sa kanya. Nanalo rin ang pelikula tungkol sa teener na binabantayan ang nakaratay niyang ama sa public hospital ng Best Production Design para kay Alvin Francisco. Ang Belle Delore tungkol sa May-December affair na pinagbibidahan ni Maylene Dizon at Kit Thompson ang nakakuha ng Audience Choice Award. Obra ito ng movie producer na si Joji Alonso sa kanyang directorial debut. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! CSI, but bago natin ipagpatuloy ang balitaan, I want you all to meet Cosme. This is our official newsboy sa Manila Times. Mukha lang po siyang bata pero 120 years old na po siya and will turn 121 sa anniversary namin sa October. Pag gumalaw ho siya, matatakot rin ho ako. Kaya magbalitaan na ulit tayo. Tunay na pinag-uusapan at pinagkakaguluhan ang Bea Alonzo, Gerald Anderson, and Julia Barreto issue. At hindi nga lang ang mga nasabing artista ang nagkaroon ng say sa kinasasangkutan nilang intriga. Mula fans, netizens, pati mga mambabatas ay nag-share din ng opinion nila sa hiwalayang Bea at Gerald na di umano ang dahilan ay si Julia. But after the whirlwind of intrigues and the issues that escalated to national concern, kamusta na kaya ang tatlong artista? Narito ang certified fresh report ng CSI. It's time to meet our senior reporter at the Manila Times Lifestyle and Entertainment, si Miss Christina Alpad. Hi, Tina Pai. Hi, ma'am. And shake lang natin ang nerves. Siyempre kasi lahat po kami ngayon, jarista ho kami, so behind the scenes lang. Pero since the world is swiftly evolving, kailangan talaga teens, talagang sumama na rin tayo sa online trend. Dahil napakarami talagang nangyayari sa online, even your actual report
really happened on social media. Lahat ba talaga ng mga palitan ni Gerald, ni Julia at ni Bea, lahat nangyari sa social media? Miss Kay, unang-una na nga dyan yung initial post ni Bea Alonso na sobrang cryptic nung una. Tapos nagsunod-sunod ang paglalike niya ng Instagram post ng iba. And then through that, napagtagpi-tagpi ng mga tao yung mga possibilities kung bakit niya na-post yun. And then yun na rin, si Gerald, si Bea, si Julia rather, eventually, nag-post na rin sila ng kanya-kanya mga statement. Yung namang statement ni Julia, mahaba-haba, no? At saka very detailed talaga. And nagkaroon tuloy ng parang side story dito na syempre alam naman natin ang mga Barreto sisters. Usually, marami silang disagreements. Pero saan naman ang galing yung claim ni tita niya, si Gretchen, na siya ay kumuha ng ghostwriter for that statement? Actually, hindi sure, Misty. I guess siguro hindi lang siya makapaniwala na may ganong capabilities ba si Julia to come out with that kind of statement. And nasabi niya yun kasi may isang netizen din na nag-prompt sa kanya na magbigay ng comment regarding that. Yun nga, sabi niya, may ghostwriter daw. And then funny kasi pati itong si Marjorie, syempre defense sa anak niya. Nakisali na yung account niya, nilagyan niya ng ghostwriter. Parang sinasabi niya na, yeah. Ako, kaya tayo, di ba, syempre, sa pagtitingin natin ng mga posts, minsan din talaga, hindi maiwasan that you disagree with fellow netizens. Pero, syempre, mas maganda rin naman, let's just all enjoy it, especially pagkang mga issues, showbiz. Sabi ko nga, it's been a long time na hindi na tayo nakakakita ng ganitong mga balita. Kaya medyo na-excite ko talaga ang showbiz at pati na rin po ang mga networks, di ba? Kasi bigla talagang nagkaroon ng exciting na balita na parang nung araw, di ba? Yung may mga talk shows pa tayo on television. So ngayon, wala nang talk show sa TV. Meron naman sa Manila Times TV. For a last question, Tina, tingin mo ba worth it si Gerald para pag-awayan? Madami naman po dyan. Bakit tayo magsistick lang kay Gerald? Oo nga naman, di ba? So, Bea, if you're watching. Yes, and Julia. And Julia, of course. Hindi ba dyan? Para si Tina, maraming pinagpipilian, di ba? Haba ng hair. So, anyway, I look forward naman to your report next week. At ngayon, anong gagawin natin? Magde-deadline na po kami. Babalik po ang CSI. CSI, Celebrity Style Inspiration. Magkasama ang kapuso at kapamilya artista sa isa pang pelikula ang minaanod na siyang closing film ng Sinimalaya 2019. Pinagbibidahan nina Dennis Trillo at Gerald Napoles ang pelikula na may mahalagang papel din si Mateo Gedecili. Tungkol ito sa magkakaibigan na nabago ang buhay dahil sa di inaasahang pagdagsa ng illegal drugs sa kanilang lugar. And there you have the maiden episode of CSI, Celebrity Style and Inspiration, come to life on the Manila Times TV. Thank you very much to my hardworking team Arlo, Christina, Isa, and our fifth CSIer, si Nika Roque, na makikilala niyo pa rin sa mga susunod na episodes ng CSI. Make sure to join us every Tuesday for new episodes of the show on the Manila Times website, www.manilatimestv.com, and the Manila Times TV Facebook page. Thank you very much, and don't forget to click us again next week, same day, same time, para sa mga balitang certified CSI. CSI, Celebrity Style Inspiration.